Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Sa interview ng Spin kay former PBA Commissioner Noli Eala, walang takot niyang pinahayag ang suggestion para mapaganda ang drafting sa PBA. Sa sinabi niya, marami din ang sumang-ayon, pero naintindihan niya kung bakit ganito kahigpit ang patakaran ng PBA sa mga PhilAms o yung foreigner na may dugong Pilipino. Pero kapag ganito lang lagi ang PBA, baka mas ma-attract yung PhilAms natin sa liga ng ibang bansa at maubusan tayo ng mga young talents. Mas pinahirap pa yung requirements nilang napakahirap i-comply. Sad ni Noli Eala, yung mahigpit na requirements sa Phil foreigners ay hindi na pinagaan ng PBA dahil sa Phil sham issue noon. Natatakot ang PBA na baka mangyari ulit yun, kaya naman mas pinahigpitan pa ito ngayon. Naniniwala naman si Noli Eala na yung Phil sham issue, matandang matanda na yan. 2 dekada na yung pinananatili ng PBA. Nirerespeto naman niya yun. Last week, pinag-usapan ng PBA ang tungkol sa relaxing o ang pagpapagaan ng draft rules, lalo na ngayon na may pandemya. Ang DOJ tsaka BI ay dapat ipasa sa katapusan ng buwan, kung hindi magiging ineligible sila. Kapag ang PBA ay agad ipapatupad yung relaxing, swerte si na Gray Brickman at iba pa. Pero kapag hindi, siguradong manganganib sila at pipiliin na lang mag-apply sa susunod na taon. Ayon pa kay Noli, ang patakarang ito ay pinapatupad na since nung umupo yung unang commissioner ng PBA, pero hindi ganito kahigpit. Year 2000, dito na nagsimulang pumutok yung bogus Pilipino issue. Dagdag ni Eala, ang dami nang dinagdag ngayon at siniguro na puro Pilipino lang ang pwedeng makapasok dito. Sa pag-upo niya noon bilang kume, dati rin niya itong pinatupad, pero kinonsidera daw niya at binubusisi yung lineage at bloodlines. Kapag ang isang player ay may Pinoy or Pinay na magulang sa panahon na pinanganak sila, regardless sa status ng time of application, ay hindi kinonsiderang PhilAm. Lagi nila itong pinag-uusapan sa kahit anong variations, depende sa sitwasyon. Ang patakaran ngayon, kahit may dugong bughaw ka pa basta't dito ka pinanganak at may Pinoy kang magulang, ikaw ay isang Pinoy. Sa isang banda, ang player na pinanganak sa labas, kahit Pinoy pa ang magulang mo, kinonsidera ka agad na PhilAm. Ibang-iba sa patakaran ni Noli Eala noon. Hindi bale kung saan ka pinanganak basta't may magulang kang Pinoy ay pasok ka sa panahon niya. Pero ayon kay Willie Marcial, handa naman daw silang tumanggap ng dual citizenship. Pero ayon kay Eala, maraming patakaran ang nabago ngayon. Ang dapat daw gawin ng PBA ay dapat gumawa ng rules na angkop sa ating panahon. Yung huwag masyadong luma, dapat daw ang PBA ay baguhin ang patakaran ng kayang tumanggap globally. Dapat inclusive, hindi exclusive. Open sa lahat ng possibilities. Dapat yung hindi masyadong closed doors. Alam nyo, may punto rin naman si Eala. May mga players tayong pilit pinapalaro sa FIBA ng mga foreigner, pero pagdating sa PBA, pinagbabawalan. Paano kaya kapag may batas ang PBA na yung Phil foreigners ay padadaanin sa FIBA para sa kanilang eligibility? Pagpasado sa FIBA, pasado rin sa PBA. Huwag yung masyadong mahaba na proseso, makakaabala lang yan sa mga government agencies. Tsaka ang tagal pa ng resulta dumating kapag nireview ng officials. Kapag sinunod natin ang suggestions ni Eala, magiging attractive ang PBA dahil sa mga best talents sa lahat ng bansa na pumapasok dito. Anyway, agree ka rin ba sa mga suggestions ni Noli Eala tungkol sa draft rules? I-comment lang po yan sa baba. Samantala, punta naman po tayo dito sa ating ikalawang update para po ito sa mga gustong makakuha ng update sa status ni Greg kung papakawalan ba or hahawakan pa ng Ginebra. Ayon sa source ni si Sir Snow, si Greg ay papakawalan talaga at 2 destinasyon lang ang patutunguhan niya, Northport or Terra Firma. Sila yung pinakamalapit na teams basta't hindi lang sa kahit anong MVP teams. Dagdag pa sa impormasyon, si Greg ay hindi personal na nagpunta sa pinaka-head ng SMC na si RSA. Sana nagpunta na lang siya sa opisina ni RSA para mas mapalagay naman ang loob ng management. Walang binanggit kung sino ang kapalit. Ang tinitingnan dito ay baka mapareha si Greg kay Ellis na bigla na lang umalis ng bansa pagkatapos ipamigay sa Blackwater. Naku, wag naman sana, kawawa naman yung mga team na malilipatan niya. Pagkatapos ng mga apologies ni Greg, wala na ring mga balita ang lumalabas tungkol sa estado niya sa management kung okay na ba sila or hindi pa. Kadalasan kasi ngayon, puro trade rumor sa kanya. Iginiit ng source na malapit na talaga ito mangyari. Sa mga nagtatanong pala kung posible ba na si Vic Manuel ang kapalit ni Greg, ang masasabi ko lang po,
Hindi po yan mangyayari. Totoo na gustong-gusto ng Ginebra si Manuel, pero si Manuel ayaw sa Ginebra. Sa mga nagtatanong din kung saan pala si Manuel mapupunta, ang pinakamalapit po na sagot ay sa SMB. Para malaman nyo, susugod ng SMB sa kampo ni Manuel once na bumalik na siya galing bakasyon. Handa ng SMB para kay Manuel, pero hindi pa rin susuko yung NLEX at Phoenix. Tungkol naman kay Greg, papayag naman kaya siya na mapuntang jeep or NP? Kung sa bagay, malaki ang may tutulong ni Greg doon lalo na sa jeep, mas okay pa kung ganun para medyo balance naman ang mga big man sa PBA. Sa ngayon, wala nang idinagdag si Greg na komento tungkol sa mga trade rumors sa kanya. Kung ano man ang mangyari, sa palagay ko, handa naman siguro siya para dito. So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa aking channel. This is SDM, stay tuned para po sa inyong shoutout. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Alex Marcelo, Jeremy Almazan, Lionel Aliera, Arnold Salazar, Crisanto Ligon, Dan Riel Reyes, Michael D, J.R. Louis, Nika Kumahig, Wilfredo Paragoyo, Enrique Vista, Edilberto Eram, Arnel Yuenio, Lewer Kid, Memong TV, My Videoki Cover, Disdado Alagaw, Angas Vlogger PH, Efren Jokno at kay Jing Banol. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panunod and God bless po sa inyong lahat.